Ayan, magandang hapon po mga kapatid at welcome po sa ating segment sa hapong ito, ayon sa kasulatan Gabay sa Kabataan. So maraming salamat din po kay Ate Lisa kanina, ayon naman po sa Gabay sa Kalusugan. Ngayon po sa hapong ito, tayo po ngayon ay masaya at tayo po ay may bisita. Ano po? So tayo po ay patuloy na nag-aaral mula po sa CP ng aklat po ng Messages to Young People. At ngayon po sa hapong ito ay may panibago po kaming topic. Noong nakaraan po ni Sir Ye ay talagang medyo mabibigat ang ating pong mga topics about line of works na binigay sa atin ng Panginoon upang magkaroon ng karunungan at kaisipan na ating mga kabataan pumili ng mga ano po ng mga line of works na ayon sa kanila, na ayon din naman nasa itinuturo ng ating Panginoon. Ngayon po sa hapong ito, ay bago po magpatuloy, babati po muna kami. Ano po, shoutout po sa makasama namin ngayon dito sa loob ng iglesia kay Ate Lorraine at ganoon po kay Barry Janet at kay Ate Lisa. Ano po, ganoon din po naman nasa live ngayon mula po sa kay Sister Yen na hindi namin kasama at ganoon po kay Barry Roper. Kami po ay nakiramay sa pagkawala po ni Ate Edna. Ano po, kapat po ni Barry Roper. Ay condolence po sa inyong pamilya dyan at nawa po next week ay makasama namin kayo nang kayo po ay may kagalakan sa inyong mga puso. At ganoon din po sa aking mga magulang dyan sa Dasma, ayan, sa aking pong tahanan, kay Mami, kay Daddy, at ganoon din po kay Ate Kyle, at kay Amber, at kay Ate Alexis. Ganoon po sa mga kaibigan natin na din natin nakasama kapon, mula po kay Mami, Mami Villarosa, ayan, na-miss ka po namin, Mami Esther, at ganoon din po si Ate Beth, Ate Joanne, at marami pa pong iba, no, so hindi ko po maisa-isa, but we miss you po, at ganoon din po sa mga kabataan, ay maraming salamat po sa pag-support, ano po, sa ating programa din naman sa Santa Lucia, ganoon din po sa Brand Sabbath School. Ate Beth, may nais ka bang batiin sa hapong ito? Oo, babatiin ko rin ang aking asawa na naiwan sa bahay, nagpapahinga. Kasi nga, syempre, sa work kinabukasan. So, okay naman. At ganun din ang aking mga anak. Si Kate, nasa Manila dahil naghahanap ng mga gamit para sa dentistry. Hi, Kate. At ang sa iyong mga kasama. Ganun din si Gio at si Yuel. I believe nakauwi na sila sa aming tahanan from Batangas. Dahil tinulungan nila yung kanilang ate na nandoon, si Gwen. Hi, Gwen. Alam ko, nanonood ka rin. At sa aking mga apo, kay Ross, EJ, at kay Zane. Ganun din kay Julius. Hi, Julius. At yung ating mga kapatiran dito sa Dasma G. At ganun din yung aking mga kaibigan sa social media. Na although hindi pa tayo nakikita personally, alam ko na kayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Yan, sila Susan at saka si Irene. Ayan, hello sa inyo. At ganun din sa aming mga kaibigan dyan sa DNHS, yung aming kabatch. Batch 87. Hello sa inyong lahat. Shout out sa inyo. Ayan. Buti marami kang friends sa social media. Ayan po. Ang ating po palang special guest ngayon, nakalimutan ko pong sabihin, no? Ay Sir Anna Patalino. Ganun po. Ayan, bigla ko na siya tinawag. Pero okay lang po yan. Alam ko pong kilala niyo siya. So, ganun po naman sa live ngayon. Kung kayo po nanonood, kayo po naman ay maaring bumati sa amin. Mayroon po kay Mami Ruth Tobias. Ayan, Ate Bernadette. Ano po, Argente. Na-miss ka na namin. Nagkita lang tayo. Sandali lang po pala no kahapon, and then kay Maricel, ayan, at sa yung kasama dyan sa mga tahanan, kayo po ay patuloy na mag-share at mag-likes po ng ating page, ano po, at follow po natin at yung mga programa ng Ayon sa Kasulatan. Ngayon po sa hapong ito, ayan, kami po ay patuloy na maglilingkod, at bago po sa ating pag-umpisa, tayo po muna ay umuko sa isang panalangin. O dakila namin, Ama, sa langit, sa hapong ito, Ama, pinupurihan ka namin sa inyo pong walang sawang biyaya, pag-ibig at pagpapatawad sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Tunay nga po, Ama, na sa hapong ito, ito po ang programa ay nilalapit namin sa inyo. Samahan kami, ganda po ang aming kapatid na nanonood sa online. Nasa malayong lugar man sila na naabot ng tinig na ito, Ama, tunay nga po na kayo magbigay sa amin ng karunungan mula sa langit. Samahan kami, Ama, hanggang matapos ang mga programang ito.
upang sa ikalalago din naman ay iyong mga banal na gawain. Pagpalain po ang mga makikinig, ang mga bawat sambayanan ng mga kabataan na may kinabang ama mula sa sipi na iyong mga salita na ipinagkaw din naman kay Ellen Schwed. Pagpalain kami, ganyan po ang aming guest si Ate Bot, at ganyan po ang aming mga aming internet connection ngayon, ay bigyan niyo po kami ng magandang connection upang maayos na maihatid ang iyong banal na pabalita po. Aming niling at nagpapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po mga kapatid, no? So, may baby sa loob ng ating church. Ay, good afternoon sa iyo. Ayan, ang cute-cute naman niya. Ayan. At ganun din po sa ating pong mga kabataan ngayon. Ay, nawa, ay tayo po ay tumutok. Ano po, kaya po ni Kuya Bong, ay Ate Grace, na malayo pa. Ay, nawa, ay makarating din kayo dito next week. Ano po, sa ating pong mga, sa ating iglesia. Kasi na-miss na namin. Kaya 1 week pa lang, Tibot, nakamiss talaga pag hindi natin nakikita ang ating mga kapatid. Ano po. So, ngayon po sa hapong ito, it's about the Science of Living. Chapter 71 na po tayo ng Messages to Young People. Sabi ko nga po kayo, sabi ko kay John Lloyd, sabi ati siya, anong topic? The Science of Living. Sabi niya, ano yan? Parang hirap naman. Mahirap po talaga. Pero ano nga po ang science ng living, no? Why we have to study about our body? Diba? Kailangan nating maunawaan kung gaano kahalaga naman ang ano po ang siyensa ng ating katawan. Kasi when we say science, parang minsan negative ang dating, no? Parang it's anti-Bible, anti-teaching, ano po. Actually, when we say about the science of living, it's about also our human anatomy. Diba? Yung pag-aaral natin kung paano ang ating mga katawan o yung sistema ng ating emosyon, ng ating puso, ng ating pangangaton as the whole aspect of life ay kasama po sa ating pag-aaralan sa hapong ito. Medyo mahirap lang po yung title na mga pero actually it's too easy po. Sabi nga po sa atin, sa sulat po ng Messages to Young People, mula rin po sa aklat ng education, no? Since the mind and the soul find expression through the body, both mental and spiritual vigor are in great degree dependent upon physical strength and ano po, activity. So mamaya po papalawigin namin ito, babasahin ko lang po. Whatever promotes physical health promotes the development of a strong mind and a well-balanced character. Without health, di ba? So yung science of living, hindi lang po sa katawan, kundi papasok pala dito Ate Botang Alin, ang kalusugan, ang batas ng kalusugan. So bilang mga kabataan sa hapong ito, bakit natin kailangan pag-usapan ang kalusugan at ang ating physical strength? Ano? Bakit po? Because no one can as distinctly understand or as completely fulfill his obligations to himself. Tunay nga naman. And then, to his fellow beings or to his creator. Therefore, the health should be as faithfully guarded as the character. So, ang ating kalusugan pala, kaya po maraming salamat po sa ating mga health lecturer, ano po, dahil napakaganda pala maunawaan ng hindi lamang ng mga kabataan, kundi mismo natin, mga tao, ang kahalagahan ng kalusugan sa pagdidevelop ng ating karakter. Hindi lamang karakter, sabi nga po, emotion, mental, and physical vigor. Alam po nakalagay, no? A knowledge of physiology and hygiene should be the basis of all educational effort. So, kailangan pala ate, but physiology and hygiene. So, imagine nyo po, no, gaano ba kahalaga ang mga bagay na ito sa ating kapanahunan? So, dahil po dyan, syempre magtatanong na tayo kay Ate Bot, dahil nasimulan po natin, ang tanong po ngayon, gaano ba kahalaga, no, bilang isang, bilang isang nanay, no, Ate Bot? So, dahil po mga nanay, alam natin kasi we try to practice mga bagay-bagay, marami tayong na-experimentan bago tayo nag-cease dun sa isang lugar, no, o sa isang paraan ng habit na ating ginagawa. Muna-practice muna natin, then we find out what is the best thing for us, di ba? Meron talaga siyang practice. Pero ang una ko pong tanong ngayon, no, Ate Bot, so ano ba yung, dun sa nabasa ko kanina, what do you think about what we call physiology ng ating pong katawan? Bakit kailangan natin pag-aralan when it comes to health and physical vigor? Oo. Kasi ang physiology and anatomy ng ating katawan, yan ay, kasi importante yan talaga. Dahil syempre, yan yung being natin eh, di ba? So, paano nagko-connect yun, di ba? Ang anatomy is yan, yung physical nating nakikita. At yung mga nasa loob, kahit hindi natin nakikita ng ating mata, pero alam nating merong tayong atay, meron tayong heart, di ba? Yan yung anatomy natin. At yung mga ugat, lahat yan, yung dugo, yan. Ngayon,
ang physiology naman is paano gumagana yung mga systems na to, no, na nasa loob natin ng katawan, yung brain natin, yung heart natin. Actually, Sister Sha, ang pagkakasakit ng isang tao ay connected sa kung ano ang iniisip natin, ano ang emotions natin, ano yung brain natin, yung mental health, di ba? Plus, yung nutrition natin, kung ano yung kinakain natin, ano yung lifestyle natin, nag-exercise ba tayo, or humihinga ba tayo ng hangin na binigay sa atin ng Panginoon, di ba? At yung ating brain ay atin bang ini-educate, no? Yan. So, yun ang importansya lahat niyan. Connect-connecta yan as a whole, di ba? So, pag nagkulang isa dyan, hindi ka na healthy. Yeah, maraming salamat, no. So naunawaan po natin, no. Mga po iba dadako tayo sa you mentioned about exercises, ano po. Dapat nag-exercise. Na mention na rin po natin 'to sa health natin. Gaano ba kahalaga, no, bilang isang mga kabataan, gaano ba kahalaga ang physical strength sa isang gusto natin maglingkod sa Panginoon sa ating daily activities, no? Sabi nga po natin, lahat to connected. Pero bakit, gaano ba kahalaga ang physical strength sa gawain at paano siya ma-improve at gaano siya kahalaga sa gawain ng ating Panginoon? Oo, kasi di ba si Solomon na nabuhay, pinakamatalinong tao sa buong mundo, no? Ang sabi niya, remember thy God in the days of thy youth. Yun, di ba? Bakit sinabi ni Solomon yun na alalahanin ng isang kabataan ang Diyos sa panahon ng kabataan siya? Kasi nga, yung kabataan, andyan yung lahat ng physical strength, malakas siya, matalino siya, madaling maintindihan niya kung ano yung mga instructions sa kanya. Hindi katulad kasi ng mga katulad natin. Kahit gusto na nating magbuhat-buhat or anything na. Kasi syempre sa pangangaral, hindi lang naman pananalita eh. Totoo. Diba? Nagbubuhat-buhat kayo. Katulad ni Brother John Lloyd ngayon, siya yung sa technical. Hindi tayo makakapangaral pagka wala siya, diba? Kasi, kumbaga yung katalinuhan niya, kung paano niya i-gamitin yung computer. Alam niyo, sa totoo lang, ako, hindi ako techie. Pagdating sa cellphone pa, alam, may mapindot lang ako, nagugulat na ako. Naku, ano pang nangyari? Ganyan na agad ako. Hindi katulad nila, kulang sila, di ba? Alam nila kung anong gagawin. At saka, ang physical, kailangan yan sa lahat ng gawain. Sabi nga doon sa DOH, paano mo daw masasabing healthy ang isang tao? Is kapag ka nagagawa niya yung gawain or yung kanyang goal na aabot niya. So pagising pala sa umaga, masasabing healthy ka pag nagising ka, di ba? Oo, nakatayo ka, di ba? Yung hindi ka makakaramdam ng aray-aray, di ba? Ganon. Ouch. Oo, kasi healthy yun. Kapag ka wala kang nararamdaman, pagising mo sa umaga, madali kang makaluhod. Siyempre, magpipray ka, di ba? Eh, siyempre, yung mga may edad-edad, medyo masakit na yung tuhod. Sabi ng nanay ko, sabi ko, ma, huwag ka na mo lumuhod. Kasi pag nag-worship, paborito niyan yung time ng worship namin, kahit dalawa lang kami. Sasabihin ko sa kanya, ma, huwag ka nang lumuhod, masakit ang tuhod. Ay, naku, hayaan mo lang yan. Ang Diyos naman na nagbigay ng tuhod sa akin. Pabayaan mo kung gustong sumakit niyan, eh, anong mga magagawa. Basta luluhod ako, sabi ng nanay ko. So, yun mga ano, di ba? Ang mga kabataan, mabilis lumuhod. O kaya, mabilis silang magbuhat. O mabilis silang gumawa. Mag-gitara or sa music, di ba? Sa awitan natin sa church, nagagawa nila ang lahat. Kasi, nandun yung vigor, no? Yung lakas, yung strength kanilang, pa nila. Strength. Ayan. Kaya minsan nga po gusto lang utusan ng utusan eh. Mm-mm. Parang gawin mo to, paikuha nga eh. Kasi alam mo yung hindi pa sila mabilis mapagod. Tama. Di ba? Yung gusto na lagi on the go. Yung mga kabataan natin, when it comes to physical strength, gusto na lagi may on the go. Gusto na lagi may sports. Tumatakbo, naglaro, nagbabike. Kaya minsan mga kabataan natin, they would like to, yung biking talaga, no? They would go somewhere, nagbumowa, kung saan na rin naabot ng mga kabataan to sa pagbabike. Nakamiss din naman, sabi ko nga kay Amber, Amber, di ka na nagbabike. Bulok rin yung bike dito. Ano to? Sabi niya, wala akong kasama, ma.
Ganon. Tsaka mainit. Parang ayaw na nila naiinitan ngayon, Ate Bot. Oo nga eh. Diba? So, bibihira na rin na welcome to physical strength talaga. Sabi nga, even Jesus Christ, ano, when he was young, talagang he used his time para ma-develop yung kanyang physical strength. Kasi kailangan natin to. Diba? Parang mga muscles lang to. When the baby starts to crawl, crawl sila kasi malambot pa yung mga buto-buto nila. Habang tumatagal, tumitigas yung mga muscles at buto nila, yun na nagagamit nila, no? At mas mabilis sila, kaya talagang mataming peak of time ng mga kabataan, eh. Ba't yung kabataan lagi, o kabataan na naman, kasi nga, ito talaga yung ando lahat, Kuya Johnny, the excitement, no? Nandun yung, ano yung, parang lahat ng, ano mo, energy. Diba, pagdating mo ng 30, wala nang energy. May energy gap ka na ba? Ganyan. So, mahirap po. So, it's important, the physical strength in our ministry also, diba, Ate Bot? Sige po, Ate Bot. Kasi, alam nyo ba, pagka nag-exercise tayo, nag-walking lang. Alam nyo ba, lumalabas yung tinatawag na... ano natin, soldiers, no? Sa ating katawan. Kaya kapag may nararamdaman tayo, mag-exercise tayo para mawala yung pain, di ba? Plus yung araw, yung hangin, magtutulungan yan para mawala yung pain. At saka alam nyo ba, kapag ka nag-exercise tayo, yung happy hormones, lumalabas yan. Kaya yung mga bata ngayon, no? Dapat, biro mo ilang ay, edad nun eh. Na, de-depress na? Alam na yung word na depress? Ano ba yan? Sabi stress ko, ako ma. Oo, ma-stress ako ma. Diba? Ganyan. Hindi dapat, diba? Kaya kailangan, mag-ano na sila, lumabas lang sila pagka namumroblema sila, lumabas lang. Naalala ko noon, pag yung nag-aaway yung nanay at tatay ko noon, ang ginagawa ng tatay ko, lumalabas ang bahay. Tapos, pagbalik niya, masaya na siya, okay na siya, bati na sila, diba? Nakalakad. Yung ganun, kasi nga, kailangan talaga yung exercise. At saka, alam nyo ba, mga boys, ha? Kung gusto nyo magka-muscle, mag-exercise kayo, di ba? Yan, dagdag points yan, di ba? At saka, physical strength, di ba? Para makatulong sa bahay, sa church, sa lahat ng inyong pangarap magagawa nyo. Imagine mo kung 12 years old pa lang ngayon, sobrang obese na, no? Di ba, maraming ganyan, di ba, Ate Lisa, sa mga hospitals, no? 12 years old, 13, 14, obese, talagang overweight. Diba, hindi mo na mautusan eh. Sana na yung pagod. Kaya yung natabig na, ano, na couch potato, no, talaga nandun lang sa upuan. Kasi nga, they feel tired of walking or moving, lalo pang mainit ngayon, mga kapatid, sobrang init. O parang konting galaw mo lang, talaga yung pawis mo ay sobra. So kaya ayaw nila na gumagalaw kasi very relaxed yung kanilang buhay. Very comfortable. Kaya may kita mo, pati yung kanilang mental, emotional, ay may deterioration. Totoo. Kasi yung physical nila, hindi nila kayang mag-bear ng pain. Kasi lagi sa akin, I believe po Ate Bot, no, no pain, no gain. Tama. Totoo naman, ano po. So pangalawa po, susundan ko na yung sa tanong mo sa number 2 na rin, kasi yung sagot mo about exercise, paano daw natin, mga magulang, paano yung mga magulang, di naman nag-exercise, paano ma-develop yung ma-exercise ng mga bata, no? Sabi po rito kasi, paano daw yung ating mga young people ay mag-promote yung kalang physical health? How can we help our young people to promote physical health na rin? Oo. Dapat, tayong mga magulang, ang ehemplo, no? Ehemplo ng ating mga anak, di ba? Nung isang araw, sabi ni Papa, kasi nga, medyo payat na yung husband ko. Ngayon, sabi ng husband ko, naku, hindi na ako tataba. Sabi ng anak ko, Papa, mag-exercise ka para magka-muscle ka. Tinan mo kami. Sabi ko, sige anak, ano mo si Papa mo, samahan mo, di ba? Yun, kumbaga, magtutulungan kayong pamilya, no? Para ma-promote yung magkaroon ka ng magandang strength or physical mo na ikaw eh magiging mas kapaki-pakinabang, no? Sa lahat ng lugar o ano man ang kinalalagyan mo. Kahit sa work, alam nyo ba, pag ang, katulad natin, mga working moms or working dads, di ba, kailangan pa rin natin mag-exercise para magawa natin yung mga trabaho natin. Totoo yan. Biro mo, ilang 8 hours kang nakaupo sa opisina. Dapat tumatayo ka. Bakit? Kasi nakakatulong yun para mag-ano yung brain natin, no? Umayos ng kanyang working, yung function niya. Para makatulong, halimbawa, lalo na yung sa mga tinatawag na mga
sa numbers, yung mga kaperahan, di ba? Accounting. Ay, naku, hindi ko talaga yan, ano, ay, at diba ayoko. Kasi yung computerized na, naka, ano lang siya, Excel na lang, spreadsheet, tapos na yung pag-compute na ngayon. Oo, eh, pero alam nyo ba, kasi nga, canvasser din ako, so may isa akong naging customer, naging client na sa office lang siya. Alam mo, sabi niya, ang bilis kong magkaroon ng sakit. May ano na ako ngayon, nag-high blood na ako, nagdi-diabetes na ako. Sabi ko, sir, kailangan mag-exercise ka. Naku, eh, paano yan? Pagkagising ko sa umaga, kakain lang ako ng almusal, diretso na ako dito sa office. So, sabi ko, bigyan niyo po talaga ng time. Kasi, kayo rin, mahirapan. Eh, hindi niyo mapapakinabangan yung trabaho ninyo. Ang bilis ninyo magkakasakit. Sabi ko, ganoon sa kanya. Kailangan gawan mo ng paraan. Alam mo, naku, talagang sabi niya, bilhin mo tong libro na to, sir. Ito, maganda to, makakatulong sa'yo. Oh, sige, talaga ba? Ganito? Oo, gawin mo yan. Ayan, tinan nyo. Maayos na siya ngayon, di ba? Kasi, nagbigay siya ng time sa kanyang health, di ba? So, tayo din, ganun din dapat tayo sa mga anak natin, sa ating mga kasamahan, kaibigan, at lalo na dito sa church, di ba? Ayan, maraming salamat. At maganda po, ano, na kung sasabi nga, no, so way back din talaga when I gave birth also, ate, but talaga nasira ang hormones ko eh. Nagkaroon ko talaga ng ibang hormones. Kumultang buhok ko, lumaki talaga ako, and yung stress talaga kakaiba. So sabi sa akin ng doctor, I got anxiety. Sabi talaga kailangan ko nag-workout. So nakatulong talaga sa akin para ma-fight ko yung anxiety. But I had really to exercise kasi kailangan ma-shift siya. Kasabi nga, when we exercise, nagpa-promote talaga ang ating katawan, nagpa-produce na yung happy hormones. At nagiging happy ka talaga for the whole day talaga. Parang ang dami ko nang ginawa, natapos ko na lahat ng ginagawa ko, ang dami ko pang energy. Sabi naman ako, teacher ko sa akin, ba't ang dami mong energy? Sabi ko, energy, hindi ba naubos eh? Mag-energy kayo. Enerbon, hindi po. So sabi ko lang, nag-exercise po ako. So, kahit anong busy ko talaga sa work ate, but I spend time, pag-uwi ko po ng bahay ng mga 7 p.m. So 8 po ako, mag-start na ako mag-exercise. 8 to 9, an hour lang po yan. Minsan 4 times a day, 4 times a week, or 5 times. Pinaka-konti na po yung 3 times. Pero I make sure po na an hour siya talaga a day kapag may time ako. So medyo mahirap talaga. Misa po ang sakit ng katawan kasi nga nag-weights po ako ngayon eh. Kasi kailangan ko mag-build ng body mass. At the same time, reduce cholesterol, the fat, at magkano ka ng muscle. Kasi syempre, pag tumatanda po tayo, okay ng mga kabataan, no? Pero kapi mo may maedad na to prevent din po yung mga sakit. Kagaya pag nag-fall kayo, nagkakaroon, nabibreak yung mga spinal cord, nagkakaroon ng mga joint pains, kailangan po talaga may exercise. At kailangan din po nag-weights talaga. Kaya magsimula na po kayong bumili ng mga weightlift, yung pang-weights ninyo, 2 kilos lang, okay na po yan, no? Sabi, bakit kasi kailangan po nating pangalagaan as we continue working to the Lord, kailangan po pala natin, it's not about yung pakita na magad ng katawan mo, na gumaga. Hindi po, it's only the outcome na kailangan po natin bilang mga anak din ng Diyos ay kailangan talaga ingatan natin, pangalagaan natin. Kasi talaga pong tumatanda ang katawan natin, talaga nagkakaedad at humihina ang ating pangangatawan. Kaya bakit nga pong kabataan, kailangan, bata pa lang napapractice na, di ba, Tibot? Tama. Kasi kailangan nilang ma-store yung ganung uri ng kalakasan sa katawan nila kahit magkakaedad sila. May nakita ko at Tibot na 50 plus na siya, gwapo pa rin. Di ba, Kuya Joy? Sobrang pogi pa rin niya. At mukha pa rin siyang 20 plus. Alam mo, sabi niya, talagang araw-araw siya nag-exercise, hindi siya kumakain, umiinom ng matatamis. Wala talagang sweet. Talagang water lang siya, then sleep talaga. Tama. Sa kanya po, mahalaga ang pagtulog. Sabi niya kasi, the more siya na nag-exercise, the more siya nagpapahinga, the more siyang mas maraming na-accomplish. At hindi po siya laging pagod. Kaya sobrang bata pa rin niya kasi sabi niya, napiprevent yung pagtanda. O eh, sana all, di ba? Napiprevent yung pagtanda, hindi lamang yung age. Kasi yung age hindi ma-prevent eh. Di ba? Pero yung ating katawan, kasi di ba nami-measure nila yan eh. Yung density ng bone mo, kung ilang taon na siya, kung gaano siya katanda. Kahit po yung face natin eh. Nalaman po nila kung gaano, meron po silang pang-measure ng ating mukha. Pag ilanin sa skin, alam nila kung
10 years younger ka ba or 10 years older ka ba? So, pangatlong tanong, no, mga kapatid, so kung kayo po yung mga gusto rin i-share, pwede po kayong mag-type dyan sa ating pong chat box at babasahin po natin yan later on. Ang pangatlong tanong, Ate Bot, bakit daw, no, why is it that physical health is connected to promoting a well-balanced development of character and mind? Bakit daw po, no, ating physical health ay nakakonect? Sabi rin po sa Message ng People, ang ating pong kalusugan at ating pong mabuting pangatawan ay na-connect daw po saan? Sa pag-develop ng strong mind and well-balanced character. Paano po ito, Ate Bot? Mm-hmm. Kasi nga, di ba, pansin mo kapag kang isang halaman, inilagay mo sa lilim, yung walang araw, di ba namamatay siya? Oo. Kagaya sa ating mga tao, ganun din. Pag hindi tayo nagkakaroon ng physical activities under the sun, ay talagang hindi tayo mag-grow, di ba? Hindi mag-grow yung muscle natin. Talagang yung physical natin ay dyan manghihina na kapag ka hindi natin ginawa yung mga parts na yon. And then, bakit siya connected sa ating mind? Katulad ng kanina na sinabi natin, ang exercise, mag-exercise ka lang, lumalabas yung hormones, no? Ng ating, yung happy hormones ng ating katawan, yung brain natin. Kaya, nagiging positive thinker ka ngayon, mm-hmm. di ba? Kasi, kapag tinan mo ang isang tao, kapag yung meron siyang, kasi napag-aralan din namin yan yung sa mga nag-detect ng substance, yung mga drug addict. Diba, anong ginagawa nila pag nakadrug sila? Doon lang sila sa kwarto. Ayaw nilang kumain, hindi sila kumakain. Tapos, wala lang, nakaganyan lang, ganun-ganyan lang sila. Diba? Walang araw, ayaw nila ng araw. Tinan mo nangyayari sa kanila, nagiging negatibo sila, nagiging dumadating pa sa point na nagiging violent sila, di ba? Bakit? Kasi nauubos yung oxygen. Hindi sila nakakapag-inhale, exhale, o hindi sila naaarawan. So, walang oxygen na pumapasok sa katawan nila, which is importante para mag-function ang ating mga system sa katawan, di ba? Plus, hindi sila kumakain. Bakit hindi sila kumakain? Kasi nga, wala silang gana. Dahil doon sa substance na in-intake din nila. Ngayon, ang katawan natin, kailangan ng pagkain. O, di ba? So, para makapag-produce ng lahat ng nutrients na kailangan ng ating veins, ng ating tissues, ng ating system, para yung ating heart, mag-pump siya ng maayos, yung kidneys natin, mag-sala siya ng maayos, maglinis, yung liver natin, ganun, mga kapatid. So, talagang malaki ang hindi talagang malaki, talagang connected, no? Ang physical health sa ating mental health, sa ating character, di ba? Kasi diyan sa brain natin, ang kapag sa mental health, diyan ang ating emotions. Yung amygdala natin, o yung mga tinatawag na hypothalamus, di ba mga ganon? Sa brain yan ang gagaling. So, kapag negative lagi tayo, ay anong mangyayari sa ating katawan? Malungkutin, sa totoo lang, di ba? Pag may problema tayo, masaya ka ba? Hindi. Malungkot ka, di ba? Pero pag once na ikaw ay pinractice mo yung new start, yung pinractice mo yung tamang nutrition, yung lifestyle, anong mangyayari? Magiging masaya ka. And then, yung brain mo, mag-function niya ng maayos, maraming oxygen, magiging masaya ka. Positive ang outlook mo sa buhay. Ano man ang dumating na problema sa iyo, madali mo siyang ma-handle. Bakit? Kasi masaya ka, tsaka ang Panginoon na diyan, alam mo na ang Panginoon ay tutulong sa iyo para ang problema mo ay malagyan ang solusyon, di ba? At alam mo, sister siya, ang exercise, nakakatalino. Totoo yan. Kasi nagawa ko na yan eh. Nakakatalino siya. Kaya kung gusto ninyong mag-A kayo sa school, mag-exercise kayo, mga kaibigan at mga kapatid. A,
exercise to. Mm-hmm. Ayan. So marami salamat, napakaganda po ng sagot. Nadagdagan na rin natin, no, based na rin sa ating pong mga stories sa Bible, kagaya din ng ating mga kabataan, no, even King David when he was very young, talagang he was full of vigor and strength talaga, no? Bakit nasa ba si King David? He was on the field. Talagang nandun siya, magbantay ka ng tupa, tumakbo ka, habulin mo. Tama. Diba? Ginagawa niya talaga, yun yung kanyang playground. Yung nasa labas ng nature, nasa field, no? So, pag nasa field ka, andun lahat, init, sa bato, lahat ng ano mo, talagang mag-iisip ka eh. You will become also peaceful kapag nasa field. So, sa kanya, naisip niya lagi, paano proteksyonan yung kanyang mga tupa pag iniwan siya ng kanyang mga kapatid na lalaki, no? So, bilang isang kabataan talaga, and he knew how to use his strength. Diba? He killed a lion. He killed a bear. Sabi, mga oso, mga masamang hayop, no? Talagang he could kill them by his own hand. Tama. Diba? Bakit kasi talaga na-practice sa kanya yung salitang paggawa. Talaga napapractice yung kanilang pangangatawan, ano, yung kanila pong hindi lamang isipan, kasi pag mabuti ang ating pong katawan, yung function nga ng ating mga dugo sa ating katawan, at talaga nagpaproduce siya ng magandang oxygen sa atin, no? At naglalabas siya, detox nga po yan kapag nag-exercise sa mga kabataan, no? When you play, when you exercise, nadidetox yung katawan natin, kasi tama, the more na nagsasweat tayo, na-replenish yung katawan natin ng mabuting hangin at ng mas mabuting dugo. Alamin ba, Ate Bot, no, the recently kasi napapanood lagi yung mga ano, weight loss journey. Sobrang ang lalaki ng mga kabataan. Sobrang laki po talaga nila. Obese, pero talagang sobrang malungkot sila. Hindi sila masaya. Iniisip nila masaya sila kasi nga, parang comfort na lang nila na kaya mataba sila kasi mag silang kumain. Masarap kumain. O yung hormones naman, may karamdaman. But it never stopped them. Diba? Kasi pag ano po talaga, pag ang ating health ay at stake, kung may sakit tayo, we felt really bad kapag may sakit, di ba? Ang pangit. Kaya nung aking anak po nakaraan, si Ate Kyle, shout out Ate Kyle, bumangon kayo na dyan, kumain. Ay, siya po, ay no, may karamdaman. So, dalawang araw siyang inuubos, sinisaching siya ng hatching. Tapos, nasa bed lang siya. Sabi niya, mamaya-maya, lumabas, naligo. Tapos, kumuha ng plancha. Kumuha ng makeup. Sabi ko, are you going out? Sabi, hindi ma, ang pangit ko sa bahay. Naka-depress. Di ba? Kung nasa tahanan ka, naka-depress kasi feeling mo, wala ka talagang magawa, di ba? Naka-t-shirt ka lang, para kung ano mo, alam mo yung the typical face sa bahay, no? So sabi niya, hindi na siya sanay. So kailangan siya may ginagawa. E, pag may karamdaman tayo, we feel really bad, di ba, Ate? But feeling natin, naka-down talaga. Kaya kailangan natin maging strong and healthy. Ako po, siguro, no, 2000, jump ropes po tayo ginagawa. Kasi hindi ko talaga na-realize, Ate, but ang laki ko na pala last time. Akala ko maganda pa rin ako. Akala ko sexy maganda pa rin naman hanggang ngayon. Akala ko ganun pa rin. Tapos feeling ko, ang laki ko na pala. Tapos nakatakot, laki ng chin ko. Parang nakatakot ng tingnan salamin. Ayoko na. So I started po talaga na maging ano, faithful sa exercise. Sabi ko, it doesn't come on ano naman, napakabilis, no? Yung paglulus ng ating weight, pag-ayos ng katawan, it will also take time. Kasi ilang taon natin siyang hindi naalagaan eh. So, ako po yung naginago ko yun. Talagang I spend time exercising. And narealize ko, no, Ate Bot, nung ano po, na kasobrang maito na ulo ko eh. Kasi ako po ay, ano, sanguine. Mabilis po ako magalit talaga, ganun. So, one time, na graduation ni na Amber. So, ang kaibigan nila Amber, and shoutout sa kaibigan ni Amber, kung nanonood ka man, hindi ako galit, no? And so, nagpabook sila, sabi na magbubuffet. Kasi nga dun sa aming graduation, ang mga faculty, right after ng graduation, ay may buffet. So, libre yun. Sabi na, first time natin magbuffet dun sa ano. Sige, kasama tayo. So, sabi ko sa anak ko, sige, dun na rin kayo kumain. Si Ate Kelsey, Amber, total graduation mo naman, mag-celebrate na lang kayo. So, same restaurant po. Ngayon, yung mga classmate ni Amber, sabi, sige, doon na rin kami, Amber. So, ang sabi ng kaibigan niya, sila na magbubook doon sa restaurant, Ate Bot. So, thinking na nakabook sila doon sa same restaurant na nandun ako. So, kami, maghapon na po ako naka-heels. Tapos, syempre, maghapon kami nag-a-assist kasi ako po yung nandun sa reception area ng mga guests. So, talaga maghapon kami nakatayo mula alauna hanggang alas 4. Nakatayo na kami. Tapos, ang PICC pa naman, di, syempre, ang hirap maglakad, pataas, pababa. Mukat-mukat, diba? Tatapos ang graduation ng 6:30 ng gabi. Pagdating sa reservation ng ano ng restaurant, punta kami doon, wala pang reserve. Huh. Ang daming taong nagpa-reserve. Kami pong sa school, syempre, malaga kami nakapagpa-reserve. Meron kami. May ticket na ako, papasok na lang. Sila Amber, wala. Hello. Kasi wala silang reservation, alas 8 na ng gabi. 8:30 na nag-antay pa, sabi ko, sige po, mag-aantay ako sa mga magulang ng mga classmates niya eh. Magulang, titas,
Sabing ganun, wala pala tayong reservation. Paano na tayo? So, umiyak na yung bata. Ano ba yun? Wala tayong reservation. Saan tayo kakain? Eh, gabi na po. Alam, sabi ko, sige, pumunta kayo dun sa La Fiesta, maganap kayo. Pero sabi ko, nagpa-lista na ako ng pangalan nila. 14 sila eh. Ang dami tos di. Sabi ng nanay, nayangya na po sa akin, umiiyak na yung isa. Muna kayo naman kay Ma'am Shai. Kasi ako mapasok, tibot eh. Kasi andun natin mga faculty ko kumakain na, pauwi na eh. Mag-alas 9 na ng gabi. Sabi niya, Ma'am Sharon, are you still outside? Sabi ko, opo. Pero hindi ko nagagali, tibot. At anong pagod ko? Sobra talaga. Mala akong, sige, relax lang. Sige po, okay lang yan. Magantay tayo. So, sa madaling salita, 9:30 nakapasok po kami. Sila lahat. Pero ang tagal ko po nagkita, 2 oras ako hindi kumakain kasi nga nakakaya namang iwan sila. Pero doon ko po na-realize na God is so good pag nag-excess talaga ati Bo, tumahaba talaga yung pasensya. Tama. Siguro sa board meeting lang po ako nagtataas ng boss, pero hindi po ako galit. Pero ano lang po, in the way ko lang. Pero hindi na po ako talaga, as in, I know na po na when it comes to exercise, talagang malaki pong naitutulong sa behavior, sa character ng isang tao. Kasi talagang mababago niya ang ating pong perspective. Diba? Kilala natin ang paraan. Pero kung kilala natin siya, gagawa tayo ng paraan para baguhin din at ayusin yung ating mga sarili. Diba? Tama, kaya tama. Sabi nga ni UL sa kanakaraan, at tita siya, alam mo ba, may mga dumbbells, kasi masaya na siya, may dumbbells siya. Oh, nag-exercise. Sabi ko, eh, maganda yan, tuloy mo lang. Tapos sabi ko, ako meron din, 10 kilos sa bahay eh. Tsaka 8. Sabi, oh, sige, ati siya, minsan mag-ano tayo, wait, sige, go. Bakit po, ano, kasi kailangan po ma-develop ka na, kasi nga, si UL po, shout out sa UL, after po nung nagkaroon ng nominating committee, na-stress talaga siya. So, kapag ka na-stress, ewan ko, ba na-stress talaga ako, ati siya? So, mamaya-maya, after nung nakumakain na, sabi niya sa akin, tita siya, mali pala. Anong mali, UL? Dapat pala, hindi ko na iniisip ang mga unwanted stress. Isang kabataan, he told me na, alam mo tita siya, I told them nga eh, huwag na nila isipin yung unwanted stress. Kasi ang dami natin stress sa buhay. Yung hindi na natin dapat kailangan stress, huwag na natin isipin. Imagine mo sa isang kabataan, no, kasi talagang, I guess, yung exercise na UL ay nakatulong talaga din sa kanya. Hindi na siya yung loner na dati, makikinig lang. Ngayon po, he involves himself and he's getting matured na rin. Ha? Natuwa po ako talaga sa isang kabataan. So UL, pagpatuloy mo lang yan, malaking epekto sa'yo. Ano, at maging mabuti kang kabataan at bawal nga naman ang unwanted stress. Sabi niya, ang dami ko ng stress sa school, tita siya, magsama pa ba ako iba pang stress, ayoko. I choose my battle. Oh, ayan, oh, UL. So, very good ka dyan. Pagpatuloy mong yung exercise. Okay, po, sunod pa nating tanong. Ingay naman ni Ma'am Sharon. Ayan. So, maganda po siya talaga. Ano, ako saan, Ate Bot? It's about what we called health. Nas health na tayo ngayon, no? At sa temperance. Ang apat po nating question natin ngayon, paano daw po maiwasan ng mga kabataan ang pagkakaroon ng karamdaman? Alam po natin, Ate Bot, ang karamdaman ngayon sa kabataan ay nasa murang edad pa lamang. Totoo. Di ba? How could we think na ang mga kabataan natin ngayon, ano po? Sabi nga po, paano natin sila mailalayo sa karamdaman at sa krimen? So, Ate Bot, ang tingin mo ba na when it comes to yung self-control o pagkain o yung physical natin na pangangatawan, ay may factor ba ito sa paggawa ng krimen? At may factor rin ba ito sa ano po, sa pagkakasakit ng ating pangangatawan? Sa ating pong mga kabataan, so makinig po kayo kung kayo po yung may karamdaman ngayon at gusto nyo pumatay ng tao, huwag naman sana, no? Makinggan po natin, ano nga bang relasyon ng mga bagay nito sa ating pangangatawan? Malaki. Malaki ang ano niyan. Kasi alam nyo ba, ang ating tiyan, second brain yan, no? Kung anong kalagayan ng tiyan natin, yun din ang kalagayan ng ating brain, di ba? So kung puro basura, alam mo yun, hindi talagang pagkain ang nilalagay natin sa tiyan natin. So, yun din ang sa mind natin, di ba? Yun din ang magre-reflect, di ba? So, sa mga kabataan, natuto din ako sa mga anak ko kasi dati, mabunganga ako eh. Alam mo yun? Nako, dapat kainin nyo ito. Ganyan. Pero, natuto din ako kasi nga, nag-exercise, tapos pinapractice yung New Start sa tulong ng Panginoon. Ayan, medyo naging positive na yung outlook ko. Tapos,
yung paninermon, medyo iniiwasan ko na yan kasi hindi nakakatulong. Pwede naman pala na mag-usap lang kayo, tapos walang emotions. Kalma, alam mo yun, yung hindi mo kailang magalit, pero kagabi, hindi nakano. Bawal pero magalit. Bawal magalit na talaga. Nagsisisi na ako. Ngayon, yung mga bata, nasasabihan ko sila na, o anak, huwag na kayong magpuyat, ganyan. O tapos, di syempre, gagawin pa rin nila yung gusto nila. Pero pag kinabukasan, mas sakit yung mga katawan nila, ganyan. Ay, kasi anak, ganito yan, di ba? Kasi sabi ko sa'yo, huwag ka magpuyat. Ayan, napuyat ka tuloy. Ayan, di masakit ang katawan mo. So, ikinokonnect ko yon sa ginagawa nila. And then, sasabi ko, oh, ito, may smoothie ako or juice. Inom ka nito, anak. Ayan, tapos nararamdaman nila, masarap ang pakiramdam nila. Di ba? So, yun, pagka hindi ako nakapag-juice para sa kanila, hahanapin nila, mama, asan ang juice mo? Mama, asan ang smoothie mo? Di ba? Yung ganyan. So, sila na yung naghahanap. Kasi, gagawin lang natin mga magulang ay tuturuan lang natin sila at makikita sa atin. Kasi, syempre, pakakainin natin sila ng gulay tapos tayo hindi kumakain. Di ba? Dapat, nakikita nila sa atin. Yun, di ba? At nakikita nila na, ay, kumbaga nararamdaman nila, ay, ang sarap pala ng pakiramdam nito. Di ba? No? Ganyan ang ginagawa nila. Minsan, di ba, syempre, napapadami sila ng kain sa yung mga paborito nilang Korean pagkain. Lalo na yung tteokbokki ba yun? Alam mo yun? Oo. Sabi ko, naku, ano yan? Parang pasta lang din yan. Medyo mahirap yan ilabas pagdating na ng ano. Kailangan. Syempre, nararamdaman nila, mama, hindi ako makapoop. Ganyan, ano? Ilang araw na. Isa pa lang naman, ako, constipated ka na niyan, sasabihin ko sa kanya, sa kanila. O, ganito ang gawin ninyo. Alam nyo, nung natuto silang mag-exercise, sila mismo, nagkusa sila, di ba? Kasi sa ating pag-worship, sa ating pagtuturo sa mga anak natin, nakikita nila, ah, tama, practicing ko nga, itry ko kaya, ganyan sila. Hindi natin kailang ipilit sa kanila. Kasi sila mismo yung katawan nila, nararamdaman nila yon. At nakikita nila yung difference, no? Na kapag ka sila nagpuyat, hindi maganda yung isip nila, hindi sila makabangon ng maaga, tapos grouchy sila, mainitin ang ulo, di ba? Totoo. O, kaya sasabi ko, grouchy ka, puyat ka, no? Ganun lang. At okay na sila. Pag may nasabi sila na hindi maganda, yun, magsusorry sila kasi nare-realize nila, di ba? Yun ang magandang gawin ng mga kabataan na sa umpisa pa lang, sa nutrition pa lang, introduce na natin sa kanila yung tamang nutrition. Plus, yung lifestyle, bawasan ng pagpupuyat at yung exercise, gawin nila. At kusa naman nilang ginagawa yun. At yung kanilang mga, ang tawag doon, yung pagsasaya, no? Yung pagsasaya nila. Dati, masaya sila sa computer, yung paglalaro na ganyan, pero nung nakita nila na hindi maganda sa kanilang physical, sila na rin mismo ang umalis. Alam mo yun? Talaga naman nagmamature din naman pala sila. Nagmamature sila. Basta i-guide nyo lang nating mga magulang, no? I-guide lang natin at makita sa atin yung lifestyle na ini-introduce natin sa kanila na tayo mismo ginagawa natin yun. Ayan, maganda po, no? Sabi nga, no, when it comes to their well-being, no, pagdating po sa kanilang mga pag-iisip, so mahalaga talaga ang factor ng tamang pagkain. Mm-hmm. Kaya po kung nais kumaitan ng ulo, lagi pong pakainin ng saging. Diba? Kaya po kung gusto na po ng saging, alam niyo po yung tatawagan, diba, kala Sister Pancito. Ayan. Tama. Bakit po? Kasi it could give you, diba, relaxation pag kumakain tayo ng saging, may happy hormones pa yan. Ano pa po, no, pag ganun sa pag-iisip, mga kabataan kasi ngayon parang sobrang hyper. Diba, ang liliit pa pero sobrang ano, selfish. Diba, ayaw na nila mag-share. Tapos iba yung kanilang mindset kasi pagkain nila, yun, matamis sa umaga, donuts, lahat na ata. Starbucks, may kakilala akong ganyan, ginawa ng kape ang Starbucks ng bata. Parang everyday, nagpapauwi yung bata na mama, Starbucks.
Naku. Very good. So, nung nakaraan po, I went to Starbucks. Hindi ko kuminom na tea lang. Kasi masaya yung pakaramdam ko. Napadam po, maninit kasi. Tapos chamomile, yung... Chamomile, no? Masarap oo, si chamomile doon po. Hindi ko masabing pumunta kayo doon. Bumili na po kayo ng chamomile. Kung wala po, may bluternate naman. Tsaka yan. Ibang paraan, no? May guyabano leaves, di po ba? Ate Nilda. Pwedeng inumin yan bilang tsaa. So, nung time na yon meron po doon si Kuya Guard. Tapos, kakilala ko na po kasi mga tao dyan eh, sa SB. Parang friend ko na siya lang lahat. Parang second home ko na nga lang. Papasok pa lang ako, hi Ma'am Sharon, hi! So, nung nakaraan, wala na po si Kuya Guard doon. So, nung sabi ko, Kuya, ask kamasa na po si Kuya Guard na isa, yung mas matanda dyan. Sabi, naku Ma'am, namatay na siya. Oh, so sad naman. Bakit ko namatay? Kasi I found out, parang last year, nakita ko siya, bumagsak talaga yung katawan niya. Tapos ako, Kuya Guard, nagpa-check up ka na ba? Feeling ko kasi may diabetes ka. Kasi bumagsak sabi niya, ay, oh, Ma'am, kagagaling ko na sa doktor, nakita po pala, malala na ang diabetes ko. Ano bang ininom mo? Puro matamis kasi dito. Sa Starbucks, kasi po libre sila ng drinks. Sa Starbucks. So, sa kanya po, na-indulge siya sa matatamis talagang drinks. Oh, alam mo ba siya? Si, hindi pa ati po. So, yung mga anak ko, nung first kong introduce sa kanila yung smoothie, wala kasing sugar yon. Ang pinaka-sugar ko ay saging. Alam mo ba, nagulat sila, Mama, ang sarap naman ito. Walang sugar to. Oo, walang sugar yan. Yun yung alternative natin. Uh-oh. Yung saging pag gusto natin ng matamis, di ba? Yun ang magandang, tsaka keros, or kaya naman, yung apple, yan. Yun yung pinaka-sugar natin, ang gawin natin. Kasi, actually, yung sugar na yan, hindi yan delikado sa katawan. Yung tamis na yan nang galing sa prutas, no? Gamot pati yan. Kasi yan. Oo. Hindi katulad nung, tama ka, yung mga matatamis na galing sa factory, yan ang delikado, no? At nakakaano yan sa mga bata, maliliit, yung mga bata maliliit. Talaga nagshoot talaga yung sugar nila. Oo. Pati attitude nila ngayon, pati pagtulog. Hindi mo mabatulog ang mga bata ngayon, pag napakain mo na medyo matamis yan. Pag sa school, wangko na lang, grabe. May kilala po akong 9-year-old, ang laki niya. Alam mo ba, pag kumain siya sa mang inasal, siyam na cup of rice. Naku po, sugar din yun eh. So, kasi naman, hindi mapigil ng nanay. Tapos sabi niya, rice pa. Sabi ko, seriously, kaya mo kumain ng ganyan kadami? Sabi niya, ang laki niya. 44 na pong waistline niya. Bata pa, 9-year-old pa lang. Sabi ko, sige, pagpatuloy mo yan, girl, bibili ka na ng insurance sa kabaong. Sabi niya, bakit? Kasi sinisira mo na yung katawan ng anak mo. Hindi niya mapigil, mga kapatid. Ang mga kabataan niya, kasi meron siyang certain taste na gusto nila, yun lang ang gusto nilang kainin. Kaya pang sabi rito, no, disease and crime can lead from our unhealthy lifestyle talaga. Yung sa kinakain natin, sa ginagawa natin, talagang maaari mag-promote ng crime sa kanilang mga isipan, di ba? Sarili kasi nila, pinapatay nila di ba? Crime na agad crime yun, di ba? O, tapos, sasama pa sila ng mga kaibigan nila, kain tayo sa ganito, igagaya din sa lifestyle nila. Ganun din, pinapatay din. Crime din, di ba? Totoo kasi nga, alam natin, no, when it comes to unhealthy food, talagang unhealthy yung isipan natin. Tama. Sabi mo nga po kanina, ito yung produce, yung kinakain natin, ay nagiging produce nito at result nito, yung ating araw-araw din naman na ginagawa sa ating pangatawan. At sa ating mismong action, no? So kapag kumakain tayo ng healthy, tayo ay nag-exercise, healthy tayo araw-araw, we also feel healthy and we are happier as well, ano po? So para may part ito pa pala ito. Mahaba pala siya. Ayan. So, tada lang po, no, when it comes to, ano po, no, indulge, kasi na-mention po ni ate about indulgence talaga is about appetite, no? Ang appetite kasi ngayon, alam ko ba, ate Bot, I just heard kasi, alam niyo mga vanilla, the vanilla extract? Oo. Di po ba gusto natin yan kasi yung vanilla ay masarap kainin. Di ba? Yung parang amoy pa lang. Mabango. Sobrang bango niya ng vanilla extract. Tapos yung pala, karamihan ng food ngayon, lalo yung mga matatamis or donuts, o yung mga nabibili natin na lahat po sila ay may taste of vanilla.
Kasi yung pala, sabi nila, meron palang part yan, ang vanilla daw po na ginagamit nila ay galing sa isang hayop. I forgot the name of the skunk ba yan? Mm-hmm. Na pakichat po kung alam niyo kung anong uri ng ano, hayop no, no? Na kung saan, yung kanyang amoy, yung utot niyang mabaho, yun palang kaamoy no nung vanilla. Tapos yung ginagamit. That's from mm-hmm. the animal, ano, sa laman animal ng animal. Based. Oo, so waste talaga. That's yung po, naka-ano daw siya, naka-addict. Mm-hmm. Addictive substance ang meron siya. Mm-hmm. So imagine mo po, they would kill animal para lang sa taste natin. Kaya, para daw ma-attract yung ano natin, taste bud natin. Pero napansin ko na rin po sa mga kabataan o kaya sa mga magulang, no, kung kayo po yung nagkaroon ng COVID at gumaling kayo, syempre kung hindi kayo gumaling, wala na po kayo ngayon dito. Kung naman lahat po nang gumaling na sa COVID, hindi po ba napansin lahat ng panlasa ninyo ay nagbago? Mm-hmm. Ako po, nagka-COVID ako, I literally taste all the saltiness in the food. Pag alam ko pa, pag matamis siya at alat, pag sobrang alat po niya, kahit hindi maalat sa kanila, tingin ko po talaga maalat. Mm-hmm. At hindi ko po kayang kainin. Ganun din po sa tamis. Pag sobrang tamis ang pagkain, sa iba po hindi naman matansipan. Pag sa akin na sobrang tamis niya, hindi ko rin po makakain ngayon. Mm-hmm. So, pati yung kapatid ko na nagka-COVID, ang lahat ng panlasa niya, lasang malangsa. Mm-hmm. So lahat pala, so nagkaroon tayo ng COVID, nagkaroon talaga ng effect sa ating sistema, sa panlasa natin. Ganon din sa ating pang-amoy. Oo. So sa atin po ngayon, we could choose our food. Total, ang mga halaman naman, isa-isa lang ang amoy. No? Ang mga prutas, halos isa lang din amoy, maliban sa durian at marang. Diba? Pero sabi nga, when we eat healthy, kagaya po ni Daniel at ang kanyang mga kaibigan, they could think wisely. Tama. Diba? So matalino sila, they're wiser enough compared dun sa iba kasi nagan they live dun sa standard na dapat nilang kainin. Ikaw ba, Ate Bot, ano pang tingin mo bago tayo magtapos? Sa indulgence of appetite, ano po? Oo, kailangan talaga ay, sabi nga ni Dr. Tam Mateo, ang dapat daw na inooperahan sa tao ay ang bibig, ang kanyang panlasa. Kasi nga, yan yung nagpapahamak sa kanya, di ba? Oo, lalo na sa mga kabataan. Alam mo, naawa ako sa mga kabataan kasi, ano eh, dapat yan, baby pa lang sila, tinuturuan na yung panlasa nila, no? Yung pagkain nila dapat ibinibigay yung tamang pagkain na. Para paglaki nila, sabi nga ni Ellen White, kapag malalaman mo na daw yung destiny ng isang tao nung bata pa lang siya, kung ano yun ang kinakain niya. Biro mo yun, doon pa lang malalaman mo na kung ano magiging ano siya sa hinaharap. Doon pa lang sa baby pa lang siya, kung ano na yung pinakakain sa kanya. Diba? Kaya mga kapatid at mga magulang, tulungan po natin mga anak natin kasi kawawa sila, biro mo, tayo nagturo sa kanila ng ganyang indulgence pagkatapos paglaki nila sasabihin natin pag nagkasakit, kailangan kasi mag-temperance. Kaya hindi nga natin tinuruan ng bata maging temperate, o diba? Kaya doon pa lang, bata pa lang, turuan na natin sila para tayo mismo mga magulang maging temperate din tayo, diba? Mag-practice natin yung temperance, no? Para yung mga anak natin, matuto din sila noon. Yan, maganda po, no? So, wala na po kami maraming oras. So, siguro po may part 2 pa rin naman ito. Napakaganda po ng topics, ano, when it comes to health, when it comes to trust and self-control, na kung saan temperance talaga ay mahalaga, ano po, sa ating mga kabataan. Ganun, tulad nga po na mention ni Ate Bot, it should be trained pa, ano, when they were young. Pero dagdag ko na rin po, no, kasi Ate Bot, nung nakaraan, kasama ko ibang mga parents, lola na nga po yung iba, sabi, alam mo, yung apo ko nung maritaman yun, puro yung gulay. Broccoli, favorite niya, broccoli, carrots, alam mga bata, no? Proud na proud yan. Ako, ano, apple, grapes, ganyan. So, lahat talaga ng mga hilaw, kinakain nila. At ang mga lola, video-video talaga sila, ganyan, ano ko, kumakain. Haba, ngayon, tibot, hindi na. No, nag 6 years old na, hindi mo na mapapakain ng gulay. Kaya sabi niya, ganyan naman yung apo ko dati. Ah. Puro gulay talaga yung Ate Bot. Sabi niya, hindi ko makain ng ibang pagkain yun. Tuwang-tuwa pa ako, kain ng broccoli, na mga ganyan. Hala, no, nakatikim ng McDonald's at yun. Happy Meal at Jollibee Pita.
Ayaw na ng pagkain. Ayaw na ng gulay. Sabi, hindi yan food. I like Jollibee. Mm-hmm. O diba, paano natin sasagutin yan, Ate Bot? Tinuruan naman natin kumain ng gulay ng bata. Kaso na nagkaroon na daw ng isip, pati po yung mga young people ngayon, ayoko niyan, alam yung sasabi na, sawang-sawa na ako dyan. Mm-hmm. Diba, paano natin tutulungan mismo ang mga magulang, no, na maitrain sa kanilang mga anak sa tahanan, na talagang, ibigin at mahal. Eh, ba Ate Ayesa, kumakain ka bang gulay? Oo, mahilig yan sa onion. Lahat ng gulay? Wala kang choice? O yan, unang hakbang pala Ate Alma, walang choice dapat sa table. Tama. Eh, paglabas mo, marami kang choices. Ah, may avoid. Ayun, tama naman. At least, ano ba Ate Bot, may proper guidance talaga. Diba Ate Bot, ano pa masabi mo? Meron pa ba? Mga magulang talaga ang talagang culprit kung halimbawang naging pasaway mga anak. Pero magulang din naman ang tutulong para mapaayos ang daan ng mga anak natin. Lalo na sa nutrition, yung pagkain nila. Yung kanilang taste buds, di ba? Kaya nga sa baby, kasi nga sa aming pinag-aralan sa reproductive health, pagka nagpapa-breastfeeding ka, wag na wag mong patitikimin ang baby mo ng formula. Oh. Bakit? Kasi hindi niya naiinumin yung breast milk kasi naano na yung panlasa niya. Ganun yun. So, ganun din sa mga toddler natin, kung gusto natin silang magpatuloy ng pagkain ng mga gulay at prutas, huwag natin silang i-introduce sa meat eating, sa mga matatamis, na mga kung ano-ano mga drinks dyan or anything na hindi natural. Kasi ayan, talagang masisira yung taste buds nila. Ayan. Pero kung gusto nyong bumalik ang taste buds nila, kalamansi lang mga kapatid sa umaga. Oh, kalamansi puro po, no? Ayan. Mm. Kasi pag nag-toothbrush ng marami, wala, nawawala din yung panlasa mo. Eh. Mm. Sobrang pain. So, kailangan po talaga maibalik muli. Tsaka yung murang bayabas, tibot, diba? Bayabas. Maganda rin po siya para maibalik yung panlasa. Yung natural taste po, na kaya nilang identify yung sweet, sour, yung ganyan, no? Na nababalance po din nila. Sabi nga po, no, sa hapong ito, sa 1 Corinthians 3:17, ano may paalala sa atin ng Panginoon, no? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. So, alalahanin po natin mga kabataan sa hapong ito ng ating pong katawan ay templo ng ating Panginoong Hesus na ng banal na spirito na kung saan sa ating pong pang-araw-araw na pagkain sa araw-araw po natin ginagawa upang sa kanyang templo wag po natin itong sayangin ano po. Kasi sabi nga natin kapag ang inabuso natin ating katawan at tayo binalikan ng ating katawan ay hindi po natin ito madaling magagamot, di po ba? Mm-hmm. Kaya tayo po mga kabataan, mga magulang, tayo po yung maging mga ehemplo ng ating mga anak. Tayo po yung magturo sa kanila ng pagkakaroon ng mabuting pagkain at encourage po natin silang gumawa, magkaroon ng physical na mga gawain sa tahanan at pag-e-ehersisyo kasama po ninyo upang mapaunlad ang inyong pakikisama at ganun din po inyong relasyon sa bawat isa. Ate Bot, sa kululian, meron ka bang pa-take away dyan? Oo. Ang Panginoon lang ang tanging guide natin. At tutulungan niya tayo, lahat ay binigay niya na, no Genesis pa lang binigay niya na lahat. So, nasa atin na lamang ang pag-decide, ang pag-choose, at yung pag-discovery, di ba? Kaya lahat tayo mga kaibigan, mahal tayo ng Panginoon, ang mga anak natin mahal ng Panginoon. So tulungan natin silang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. So ngayon po bago po tayo mag part 2 next Sunday, ay babasahin po muna namin ang mga at babati po na sa live. Ayan, Ate Bot, hinawakan ko na yung cellphone mo kasi nakita ko naka-online ka. Ayan, Kuya Sam, maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, thank you for watching, Kuya Sam. Ganito po kay John Lloyd. Thank you, John Lloyd. Ayan. Ganun po kay Sister Raso Yuanzwens. Ang ganda ng pangalan mo. Ayan, praise God. Thanks, ma'am, sa napakagandang topic. Maraming ako natutunan at ito'y apply ko sana ako. Praise the Lord po. And God bless your ministry. Opo, tunay nga po, no? Ayan, kuya, at mga magulang natin na tayo po ay maging mga ilaw ng ating mga anak. Huwag po tayong magpapatalo sa anak natin habang kaya pa natin silang supilin. Ano po, at tulungan na mapaayos ang kanilang pangangatawan at spiritual na kalagayan ay gawin po natin ito ng may pag-ibig. Ayan, Mami Ruth, Ate Amor,
Amber, good afternoon. Brother Eddie Aguilar, ayan, good afternoon din po. Sister Nilda, ayan, na-miss ka namin. At sa inyo pong lahat nanonood, magandang hapon po. At maraming salamat sa pagpakinig po sa hapong ito. At ganun din po, bago magtapos, kayo po'y umantabay sa sunod po nating segment na ayon sa kasulatan sa hapong pong ito. Tayo po'y pangulan ni Sir Bubot para po sa ating closing prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal, salamat po sapagkat ginaid niyo po kami at may mga natutunan po kami sa inyong salita at sa pamamagitan ng messages to young people na i-guide ang aming mga anak patungo sa inyo. Salamat po, Amang Banal, patawad sa aming mga kasalanan at pakibless po ang mga nanonood at ganun din po kami na nanarito. Ang lahat na ito ay aming hiling at dalangin sa banal at matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.